For some of you guys, parang meron kayong ano, some kind of fear. Some kind of fear na kinatatakutan nyo mangyari. Mga kapisi, pero parang ayaw nyo siya mangyari. Nasa isip nyo siya, pero hindi siya mawala sa isip nyo. So, kung ano man yun guys, tigilan nyo na yung pag-iisip, no? Kasi the more na iniisip nyo yung fears nyo, the more na maaari siya mag-reflect sa inyong physical reality. Again guys, fear is just a state of mind, no? Nasa isip lang siya. Pero whatever you focus on sa isipan nyo, definitely manifests. Hello guys, hello Cancer, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is first quarter kapalaran para ngayon 2024, January to March mga kapixie, para sa Cancer, Sun, Moon, Rising, Sign and Venus. Meron na tayong annual kapalaran mga kapixie o yung yearly kapalaran natin for 2024, pera kapalaran, blessings kapalaran at saka yung first half ng 2024. So yung mga playlist guys nandiyan lang sa description box o kaya hanapin nyo na lang dun sa homepage natin. Scroll lang kayo dyan, makikita nyo yung mga playlist para mapanood nyo yung mga 2024 kapalaran nyo. So, ito'y bahagi pa rin ng ating 2024 kapalaran series, mga kapixie. First 3 months, January, February, March. Tingnan natin yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay. Dance, do something to shift your vibration. So, kailangan yung i-shift yung vibration nyo, mga kapixie, from negative to positive para as a consequence, positive din yung ma-experience nyo sa inyong 3D, sa inyong physical reality. What you are vibrating emotionally mga kapixie, you are attracting to your life. So, kung negative yung vibration mo, as a consequence, maaari mo rin ma-attract yung mga negative na circumstances. Whereas, kapag positive naman ikaw, definitely, positive din yung maaari mo ma-attract sa buhay mo. So, kayo lang yung makakapag shift ng vibration nyo kasi kayo lang yung makakapag-control ng thoughts and emotions nyo. Yung vibration natin mga kapixie, sumusunod yan sa emosyon natin. And yung emosyon natin, sumusunod yan sa pattern of thoughts natin. So, magsisimula yan palagi sa kung ano ang iniisip mo. Pag iniisip mo maganda, maganda din yung nararamdaman mo, maganda yung emotions mo, definitely maganda din yung vibration mo. Pero kung negative yung iniisip mo, negative yung nararamdaman mo, yung emotion mo, negative din yung vibration mo. So, you have to do something to shift your vibration, mga kapixie. Kailangan mong putulin yung negative pattern of thoughts mo, i-divert mo yung attention mo sa ibang bagay na masasaya para ma-shift yung vibration mo. Okay? So, comment down below, Cancer, if naintindihan nyo yan. Another message para sa inyong Cancer. Transformation. So, nagkakaroon kayo ng pagbabago on a deep level, mga kapixie, on a cellular level. So, deep healing. Ito guys, and again guys, meron tayong kakayahan na mag-heal, no, sa ating sarili, emotional, physical, mental, spiritual, mga kapixie. And hindi natin, kumbaga syempre kailangan din natin yung tulong ng siyensya, 'di ba? Yung mga gamot, ganyan, yung mga placebo effect, pero even our mind alone can heal anything, no? Kasi our minds are very powerful. So, example lang, nung isang araw, si nanay ko, senior citizen na kasi si nanay, so, iniinda niya yung pananakit ng kanyang tiyan at saka yung palagi niyang nahihilo. So, we can manifest for others, mga kapiksi, pwede nyo rin gawin ito para sa inyo. So, I affirmed, no? Nag-affirm ako na magaling na si nanay, wala siyang nararamdaman, masigla siya, wala siyang, kumbaga parang okay na siya, okay na yung health niya. So, yun yung mga affirmations ko. Overnight, kinabukasan, wala na siyang nararamdaman. Pero ininda niya yon, parang mga 2 days straight niyang ininda yung kanyang pagkahilo. Yung pagkahilo niya mga 3 days, tapos yung sakit din siya niya mga 2 days niya ininda. Pinainom ko siya ng gabot, pero parang ganun pa rin, no? Yung nararamdaman niya until I decided na mag-affirm ako para sa kanya, okay? And then, after I affirmed overnight, kinabukasan, kinumusta ko na siya, wala na siyang nararamdaman. So, okay na siya. It may be the placebo effect of the drugs na ininom niya, plus yung affirmations na sinabi ko, positive affirmations for her healing, di ba? So, yeah, that's how our mind works, mga kapixie. So, yeah.
For some of you, no, you may need to do that, lalo na kung meron kayong mga negative na nararamdaman sa katawan nyo, mga kapiksi. You can affirm for yourself or you can affirm for others as well. And then, Akasha, mga kapiksi, your guidance is divinely guided. So, yung mga gabay nyo, divinely guided pa sila. May divine guidance yan mula sa taas, mga kapiksi, para gabayan kayo. Okay? So, hindi kayo maliligaw ng landas. You don't need to worry. You don't have to stress, mga kapiksi, kasi palagi kayong inaalalayan, pinoprotektahan, at tinutulungan ng inyong mga gabay. Lahat tayo, guys, may gabay. Bawat isa sa atin may gabay. Simula nung pinanganak tayo, may mga gabay tayo. That's why yung mga, explain ko lang, no? Mabilis lang. That's why yung mga nagpaparitual, di ba pag nagpaparitual sila, meron silang tinatarget. Yung tinatarget nila, sometimes bumabalik sa kanila yung side effect ng ritual. That's because yung tinatarget nila, meron yung gabay. Okay? Ginagabayan nila yung target nyo. Ganyan. So, para bumalik sa inyo, kung wala kayong protection, babalik at babalik sa inyo yung mga ritual. That's why, sinasabi ko lang naman, mga kapiksi. Okay? So, yun yung purpose ng gabay. Protektahan tayo, mga kapiksi. Alright? So, comment down below, mga kapiksi, if naintindihan nyo yung mga mensahe na yan. So, tingnan natin kung ano yung mga messages para sa inyo or paparating sa inyo ngayong first quarter. Shuffle ko to, guys. Sabang sinashuffle ko to. Panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano magmanifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sabay-sabay tayo magpayaman, mga kapiksi, no? Ngayong 2024, mag-avail na kayo ng course, guys. Huwag na kayo magpahuli. Sobrang ganda talaga niyan. And good news, mga kapiksi, kasi ngayong January, magbibigay ako ng one free pampaswerte subliminal sa lahat na mag-avail ng course until January 31. Kaya mag-avail na kayo, mga kapiksi. Meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, mga kapiksi, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo ng email sa pinoypixietaro@gmail.com. So, Cancer, guys, kayo ay nirepresent ng Queen of Cups sa ating spread. So, eto, mga kapiksi, ito yung combination ng positive and negative energy. Meron din tayong presence dito ng Air Sign, Aquarius, Gemini, Libra. Mga kapiksi, for some of you, maaari kayong may air element sa inyong natal chart. Or you may also be dealing with another air sign, mga kapiksi. Ito na nararamdaman natin, this is more on romantic relationship, guys. Magiging maswerte din kayo sa relasyon kasi for some of you, sa negative, mga kapiksi, nararamdaman natin na nagsasuffer or nagsuffer yung inyong relationship sa panlalamig, no? So pwedeng nanlamig yung person mo. There were a lot of this feeling ko, hindi lang yung person mo yun nanlamig, parang nanlamig ka din sa person mo because nanlamig siya sa'yo. Okay? There were a lot of disappointments. Pwedeng hindi nami-meet yung expectations, mga kapiksi. Marami kayong ina-expect dun sa person mo pero parang hindi nyo yung nami-meet, and as a result, nadidisappoint ka kasi hindi niya nagagawa yung mga ina-expect mo sa kanya. Pero ganun din siya, mga kapiksi. Hindi lang ikaw yung nadidisappoint sa kanya, siya disappointed din sa inyo, mga kapiksi. So siguro daanin nyo na lang sa mabuting usapan para kumbaga parang pag-usapan nyo yung mga ina-expect nyo sa isa't isa, and dapat mag-compromise kayo. Pero nakikita natin na magkakaayos kayo nitong person na to. Nagki-creep in pa rin sa'yo, guys, na sometimes pinagdududahan mo yung person mo pero binabrush off mo lang siya. Okay? Kasi gusto mo magtiwala dun sa person mo. Gusto mo na maging maayos pa rin kayo ng iyong partner or specific person, and it's going to happen, mga kapiksi, no? For some of you, suswertehan kayo dito sa relationship na to, or magiging maswerte din kayo sa relasyon nyo, mga kapiksi.
kasi magkakaroon kayo ng reconciliation, guys. Magkakabati kayo nitong person na to. And ito yung parang marirekindle, magsisimula na marikindle yung inyong connection nitong person mo, mga kapiksi, no? Magkakaroon dito ng forgiveness, acceptance, at saka mawawala yung pagiging matigas ang ulo. Kung sino man yung matigas ang ulo sa inyo, so kung matigas yung ulo ng person mo or matigas yung ulo mo, ganyan, parang magsusubside, no? And willing kayo na mag-usap, mag-compromise, and ayusin yung inyong relationship and pagsasama. So, definitely, guys, this is going to be a reconciliation para sa inyo. So, pwedeng magkaayos, plus magkabalikan. Kung yung iba sa inyo, let's say, for example, naghiwalay kayo, maaari kayo magkabalikan nitong person na to. And yung iba naman, kung hindi kayo nagkahiwalay, pero nagkaroon kayo ng tampuhan, maaaring magkaayos kayo ng person mo. Okay? So, this is more on love energy, mga kapiksi. Kaya yung mga kapiksi natin na nagdadanas ng ganyan, i-mind-mind nyo na yan sa comment section kung gusto nyo talaga magkaayos kayo. Mind reconciliation, mind harmonious relationship, mind new beginning, ganyan sa relationship. Yung iba naman, guys, parang feeling ko, brand new relationship. Suswertehan naman kayo kasi parang brand new relationship naman yung dadating sa inyo. And this time, ito na yung swerte mo sa relasyon. So, i-mind mo na rin yan, kapiksi. Sa mga kapiksi natin na may mga problema sa relasyon, guys, marami tayong relationship subliminal sa ating channel, pampabalisa, pampamiss, pampabalik, pampaloyal, ganyan. Pakinggan nyo nang paulit-ulit. Super effective, guys, ang dami na nating success stories. Libre lahat sa YouTube. Pwede nyo i-combo-combo. Depende sa sitwasyon nyo. Okay? So, this is more on money, mga kapiksi. Meron tayong presence ng fire sign, fire element, Aries, Leo, Sagittarius. For some of you naman, and water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you naman, guys, parang simula pa lang ng taon, masyado na kayong mainit, no? Ibig sabihin, very hype kayo, very motivated kayo sa kaperahan nyo, lalo na kung, kumbaga parang may mga goals kayo na sinet for 2024, ganyan. Gusto nyo maging triple yung income nyo, ganyan. Tapos, parang ngayon pa lang, sinisimulan nyo na siyang i-execute, no? Talagang nagsisipag kayo, especially kung, let's say, for example, ang trabaho mo hindi fixed income, kundi pwedeng commission-based ka, or nasa sales, ganyan. Kasi kapag ka ganun, mas malaki yung opportunity, no, na talaga mag-triple, dumoble yung income nyo. Kasi pag fixed income ka, 9 to 5, kahit gaano yung trabaho mo, same pa rin yung sweldo mo. Pero kapag ka nasa sales ka or commission-based, depende yan sa dami ng customers mo. So, nakikita natin na for some of you talagang magiging busy kayo, magiging abala kayo sa pagrat-rat, no? Sa inyong mga negosyo, sa inyong mga pagbebenta, even yung mga freelancers, mga kapiksi, kasi parang dumadami din yung client nyo and sobrang mahal na mahal nyo yung ginagawa nyo. Parang you love your job. I love my job. Parang ako lang, I love my job, I love my job, I love my job. Okay? So, yeah, lalo pa kayong i-blessed, mga kapiksi, very productive kayo. And may kita nyo na talagang yung iba sa inyo, may experience nyo yan, pag-doble, pag-triple ng income nyo, mga kapiksi. So, ituloy-tuloy nyo lang, guys. Ayan, no, talagang your wish is my command. Talagang papaliguan kayo ng blessings, mga kapiksi. For some of you, guys, parang meron kayong some kind of fear na kinatatakutan yung mangyari, mga kapiksi, pero parang ayaw nyo siya mangyari, nasa isip nyo siya, pero hindi siya mawala sa isip nyo. So, kung ano man yun, guys, tigilan nyo na yung pag-iisip, no? Kasi the more na iniisip nyo yung fears nyo, the more na maaari siya mag-reflect sa inyong physical reality. Again, guys, fear is just a state of mind, no? Nasa isip lang siya. Pero, whatever you focus on sa isipan nyo, definitely manifests and it can be pushed out in your physical reality. So, kung ayaw nyo na ma-experience yung mga bagay na kinatatakutan nyo, huwag nyong isipin at huwag nyong pagbuhusan ng attention para hindi siya mangyari sa inyong physical reality. Okay? Pero, eto naman, guys, yung mga magagandang energy nyo, ito mga blessings, ito, guys, parang bibiyayaan kayo ng mga blessings. Ito abundance of ano to, guys, parang revenue, income. Yung iba sa inyo, parang feeling ko talaga dumadoble, tumitriple yung kaperahan. So, yan, mga i-mind-mind nyo yan sa comment section. Mind, salary increase, o kaya income, salary, additional income, ganyan.
tsaka yung swerte sa relationship, no? I-mind-mind nyo yan sa comment section, mga kapiksi, para talagang may experience nyo ngayong first quarter ng 2023. Okay? So, yan ang reading mo, Cancer. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Pakinggan nyo na, guys, and sabay-sabay tayong yamama ngayong 2024. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.